Amen. Okay, so sabi nga po, napakahalaga po ng ating identity. At ang identity po niyan ay gagaling po sa kalooban ng tao. At ang pinanggagalingan po ng lahat ay nasa loob. Kaya may pangit, may maganda, dahil lamang po kung ano ang laman ng kalooban. Tama po ba yan? Ang sabi ng iba, maganda ito. Sabi naman ng iba, pangit ito. Bakit? Pangit ito. Sabi ng iba, bakit? Maganda ito, sabi ng iba. Kasi po, kung ano yung nasa kalooban, yun po yung katotohanan. Hindi yung kung anong nakikita ng mata. Amen po ba? Kaya po, mayroong pagkakaiba. Kasi iba ang kanilang pag-unawa. Yes. Babat. Okay? So, dahil iba po ang pag-unawa. Kaya kung tayo po magkakaroon ng pare-parehong pag-unawa, walang magiging pangit kundi lahat ay maganda. Tama ko ba yan? O kaya naman, walang magiging maganda kundi puro pangit kung pare-pareho yung ating pag-unawa. Either both of that. Posibleng lahat ay magiging pangit dahil pare-pareho ang ating pag-unawa. Posibleng din magiging pare-pareho magandang lahat ng bagay kung pare-pareho ang ating pag-unawa. Kaya nagiging maganda o pangit depende sa pag-unawa. Kaya kung tayo ay magkakaisa ng pag-unawa patungkol sa ating Panginoon, lahat po ay magiging maganda. Kaya magkakaroon ng isang puso, isang Panginoon, isang Diyos, sabi nga po ng Epeso, at kapag yan po ay tayo nagkaisa in the spirit of the Word of God, kung paano ang Panginoon wala siyang nakita ang pangit, lahat ng kanyang lilika ay mabuti, lahat ng kanyang lilika ay maganda. Kaya kung gayon ang magiging kalagayan natin na tayo po ay hindi lamang magkakaroon ng pag-unawa sa mundo nito, kundi magkaroon din ng pag-unawa patungkol sa Diyos, tayo po ay makakalakad na meron pong buhay na kasiyasiya at buhay na ganang. Kung meron po tayong ibang pag-unawa, maliban sa pang-unawa ng mundo ito. Hindi po natin pwedeng mayalis na kailangan din natin malaman ang mundo ito. Dahil tayo po ay nakatira sa mundo ito. Subalit hindi lang dapat doon tayo nakafocus at nakasentro. Kundi merong higit na pinanggalingan ng mundo ito at ang pinanggalingan ng mundo ito ay ang Diyos. Kaya ang mundo ay magiging makabuluhan at ang mundo ay magiging makasaysayan sa buhay natin at may magiging masaya ang kalalagyan natin sa mundo nito kung makilala natin kung saan nanggaling ang mundo nito. Hindi lamang ang mundo ang siyang ating kilalanin, kundi higit kung ano at kung saan nanggaling ang mundo nito. Kaya nandito po tayo simply because to know more about who created this world, kung sino ang naglikha ng mundo nito. Ay hindi tayo nagtipon dito para makuha kung anong nakukuha natin sa eskwelahan, nakukuha sa ating pong barangay, nakukuha natin sa ating negosyo, nakukuha natin sa ating pong pamilya, sa kakaibigan. Kung ganun lang po pala, tayo po ay nagsasayang lang ng oras sa darating. Kaya po tayo nandito dahil mayroong higit na tayong dapat malaman sa buhay natin. Amen po. Kaya nga, it's about Him. It's not about me. It's not about you. It's about Him. Ang nilalang ng langit at lupa. Amen po ba? Kaya sabi po ni Yahweh in Jeremiah chapter 31, verse 31, sinabi ni Yahweh, darating ang panahon naggagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno.
nang ilabas mo sila sa Ehipto. Bagaman para mo isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduan ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautosan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakatakil, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. So ang ating pong topic sa buong taon, His Grace, I am what I am. Sa kanyang kagandang loob, sa kanyang biyaya, ako ay human. At ang sabi nga po ng ating subtopic, we were born, tayo ay naipanganak sa pamilya ng Diyos. So you are now part of the family of God. So this family of God is not only in this world, but this family of God, it is now and forever. Kaya, knowing, mabigyan natin ng pansin kung gaano kahalaga ang ugnayan natin sa Panginoon. Mabigyan natin ang unawa ng ating sarili kung ano yung tipan na ito, ano itong relasyon natin sa ating Diyos. Upang sa ganoon ay atin pong mapangalagaan. At ang bagong kasunduan na ito, ang bagong tipan na gagawin ng Diyos, ay hindi lamang sa Hudyo, kundi ito ay sakop ang lahat ng tao. Ang pinakaaba at ang pinakadakila, silang lahat ay makikilala nila. Kaya ang mga katagal ni Jeremias ay ito rin ay nabanggit sa Hebrew chapter 8. Hebrew chapter 12 na ito ay kanilang kinote sa kanilang pagsusulat. So sa kanilang o sa kanyang sinabi ng mga katagal ito, na kung saan sa kanyang bagong kasunduan ay kautusan ay isusulat daw ito sa kanilang puso. At ilalagay sa kanilang kaisipan. At sila na hindi bayan ay magiging bayan at ang dating hindi umuugnay sa Diyos ay sila ay magiging anak ng Diyos. So, ang kautusan ay kanyang isusulat sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan. Ano bang ibig sabihin nyo? Na kung saan po, sa lumang tipan ay makita po natin ang Diyos ay nangungusap sa labas. At ang sabi nga po ng babae sa ating Panginoon, ang mga Hudyo lamang ang may karapatan na sumamba. Subalit ang sabi ng Panginoon, darating panahon, you will worship God in spirit and in truth. Ay hindi lamang doon sa lugar ng Jerusalem, doon pwedeng sumamba ang Diyos, kundi sa lahat ng dako ay pwede nang sumamba ang tao. Amen po ba? Ang ibig sabihin, ang sinumang tumanggap sa ating Panginoon, wala na yung lumang pagkatao, wala na yung lumang kalikasan, kundi ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay mababago po tayo. You are now a new creature. So wala na yung lumang kalikasan, ikaw ay bago na at ano yung bago doon, yung ikaw ay meron ng bagong espiritu at ang kalikasan ng Diyos ay nananahan sa iyo. Amen.
Hindi na ang kalikasan ng makasalanan, kundi ang kalikasan ng Diyos. Ang presensya niya, kanya ng Banal Espiritu ay nananahan sa iyo. So ang Diyos ay hindi na malayo, kundi ang Diyos ngayon ay nananahan sa iyo. Amen po ba? Ang Diyos noon ay pupunta ka muna sa templo na ito ay umaanino sa darating ng panahon na ang Panginoon ay mananahan sa mga tao. Na tayo ngayon ang siyang templo ng Diyos. Amen po ba? At sa lumang lipan ay ang batas ay nakikita sa dalawang bato. At isinulat ng Diyos ang utusan sa bato. Subalit dumating ang bagong tipan, ang kautusan na iyon ay isinulat na sa puso ng mga umilala sa ating Panginoon. So wala na po sa labas ang kautusan, kundi ang kautusan na iyon ay nasa iyong puso na at nasa iyong kaisipan. At yan ay nasa iyong espiritu. Amen po ba? So yun po'y mahalaga na kung saan po ang Panginoon ang siya lang nananahan sa atin. At ang Panginoon ang siyang gumanap ng kautusan. Lahat ng requirements ng kautusan na dapat ito'y gampanan mo, dapat ito'y gampanan mo, upang sa ganun ay pagpalay ka ng Diyos. At walang sino mang tao pwedeng makaganap ng lahat ng sinasabi ng kautusan. Walang sino mang tao makapagganap ng perpektong paggawa ng kautusan. Kaya po si Jesus, ang siyang nagkaroon o nagbigay ng kaganapan sa lahat ng requirements ng kautusan. Kaya dahil kay Jesus, ikaw at ako ay matuwid. Hindi dahil sa iyong ginagawa mabuti kung bakit ka matuwid, kundi dahil sa ginawa ng Kristo sa kautusan kung bakit ka matuwid na siyang tinanggap mo sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya yun yung ang maging identity natin. Hindi natin pwedeng maging identity yung sarili natin. Because not all the time, you are doing right thing. Hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ay gumagawa ka ng tama. Sa panahon na ikaw ay nag-fail, tiyak po, madidisappoint po tayo. Kaya kung gano'n na lamang ang trato natin sa ibang tao, na kapag sila'y nag-fail, ganun na lamang po ang ating trato sa kanila na sila'y minamalik natin kasi minamalik natin ang ating sarili. Ang mabuhay. Because you cannot give what you don't have. Ang may bibigay mo lang ay yung bagay na nasa iyo. Kaya kung ano yung trato mo sa sarili mo, yun ang nagiging trato mo sa ibang tao. Na kung saan kapag ikaw ay nag-fail, ay nagsisikap ka at ikaw ay nagpupunyagi at ikaw naman ay makakahawad, subalit not all the time ay hindi ka pwedeng hindi mag-fail. Kaya kung gano'n na lamang natang-tao ay lagi ko siyang trying hard. Kaya po hindi ko nagkakaroon ng rest ang tao. Hindi nagkakaroon ng katahimik na nagkapayapaan dahil kailangan niyang lagi magpunyagi upang sa ganoon. Doon niya huhugutin ang kanyang saya. Doon niya huhugutin ang kanyang kaligayan sa kanyang buhay. Kaya po, wala pong kapahingahan ang tao. Kung gano'n ang nasa isip at puso natin, ang sarili natin, ang magagawa natin, ang siyang kailangan. Upang sa gano'n, tayo ay magkaroon ng isang buhay na gano'n at kasiyasiya. Kailangan ang maging identity natin ay ang Panginoon. Because God never changes. His righteousness, His victory, ang kanyang tagumpay na ginawa sa kautusan, lahat ng requirements ng kautusan ay kanyang ginampanan. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay merong lakas ng loob na lumapit sa trono ng Diyos dahil nagampanan ng Panginoon at hindi nag-fail ang Panginoon, kaya ikaw ay merong lakas ng loob na lumapit sa Diyos na tumawag sa kanyang Ama. Dahil kung ang sarili mo nakikita mo, wala kang karapatan, wala kang confidence. Kaya sabi nga po ng mga marine, ang boto ng mga marine,
No regret, no surrender. Yun ang identity ng mga mali. No regret, no surrender. Mga US Air Force o mga Air Force ang sabi niya, aim high, fly to win. Ang sabi naman ng security guard, no ID, no entry. Sa mahalaga po ang identity, amen, hindi ka makakapasok. Ha? No ID, no entry, sabi po ng security guard. Kaya mas matindi po ang security guard. Hey, you cannot enter to the throne of God, amen. You cannot enter, amen, to His grace, to His goodness, to His blessing. Everything. Kung wala kang identity ni Christ. Tama po ba yun? Kaya sa paglapit natin sa Diyos, sa ating pag-ugnayan sa Diyos, ang Panginoon ang siyang maging identity natin. It is not what you do, it is what you see in your heart. Kaya ang sabi ng Panginoon, isinulat na niya ang batas at inilagay sa inyong kaisipan. Upang sa ganoon, amen, wala tayong hiya. Wala tayong hiya sa Diyos, hindi tayo nag-aalinlang. Because if your identity, it is yourself, hindi ang Panginoon na ikaw ay kabahagi ng pamilya ng Panginoon dahil kay Kristo, amen, kung ang sarili mo ang siyang identity mo, wala kang lakas ang loob na lumapit sa Panginoon. Amen, wala kang lakas na loob na ikaw ay claim mo din doubt po ang iira sa atin. Alinlangan, gagawin ba kaya ng Diyos ito? Mangyayari kaya ito? So puro doubt, puro alinlangan. Kasi po, ang sarili natin, ang siya tinitignan natin, kaya ang tignan natin ay ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ang kanyang kabutihan na walang kondisyon, ang kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Kaya tayo karapat dapat sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos, karapat dapat tayong anak ng Diyos, karapat dapat tayong tawagin tayong pinagpala, karapat dapat tayong tawagin tayong banal, patuwid, ay dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Wala kang lakas na loob na sabihin mo kung ikaw matuwid, kung ikaw ang identity mo ay ang sarili mo. But if your identity is Jesus Christ, you are confident enough na wala kang pinahiya, that I am not ashamed of the gospel. Amen ba? Because Jesus is your identity. Eh, salamat sa music ministry natin. Napakahalaga po na maaga kayo dumating. Amen po. Na sumama po sa ating pong worship. Sa mga inaawit na inihanda po ng ating mga music team, ay mahalaga po yun. Mahalaga sa atin. Amen po ba? Hindi lang po ang Word of God, hindi ang lahat ng bahagi ay napakahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Kaya wala po tayong lakas ng loob kung ang sarili natin ang siya atin po nakikita. Hindi tayo magiging karapat-dapat. Kaya maraming mga Kristiyanong nahihiya sa gospel. Are you with me? We have no confidence to share the gospel. Why? Because you are looking. Ang tinitingnan mo, ang sarili mo. Kaya kailangan, magpakabalan pa muna, kailangan, gawin po muna ito, kailangan, may makita ng tao sa akin, kailangan, ito muna gawin ko, para meron akong lakas ng loob na mag-share ng Word of God na merong katibayan na nakikita ng tao because sa mga tao is to see, is to believe. Pero ang tanong, kailan mararating ang iyong perfection? Kailan mararating na masasabi mong okay ka na? Ah, mga talakas ng loob ko dahil ito na ang aking estado. Kailan yun? Ano ang barometer natin? Ano yung sukatan natin? Kailangan nag-aral ka? Kailangan nakatira ka dito? Kailangan may ilong magganito? Ano ang basihan natin? Di mo ba? Wala
maratin natin ang lumang kalalagyan, lagi kulang-kulang. That's why a lot of Christians have no boldness and they are ashamed. We are ashamed of the gospel because our identity is ourselves. That's why let us learn to live. Amen. Kung sino tayo kay Kristo. Let us to learn. Amen. To renew our mind. Makilala ng lubusan ng Panginoon sa buhay natin. At lahat tayo ay magiging pantay-pantay ang ating pagtingin sa sarili natin at magiging pantay-pantay ang tingin natin sa ibang tao. Kaya si Kristo lang po ang tanging makapag-iisa sa atin. Amen po. Amen. Kaya po yung tagumpay ni Kristo, nakapagsinunod po lahat ng ito, sabi ng batas, ito ang mangyayari sa iyo. Pagpapalain ka ng Diyos, hindi ka magiging luto, kundi ikaw ay magiging ulo. Hindi ka uutang, kundi ikaw na ang magpapautang. Kung ang sarili natin ang ating titignan, walang taong walang utang. Kailan tayo mawala ng utang? Hello? Kahit yung pong pinakamayaman ay utang mo yun. Kaya po yung mga ngayon, nag-be-birds ng mga tycoon people, no? Yung Ayala, nag-be-birds na, no? Dahil sa demand ng mundo, the world na pinag-usapan, hindi na Pilipinas. That's why they are merging. Mayaman ka, mayaman ako, hindi pwedeng tayong mag-away, hindi tayo pwedeng maglabanan. Magkaisa na tayo upang sa ganoon, tayo ay lumabag sa mundo. Yun ang usapan na yun. Mundo na. Amen. At kapag sila'y nag-merge, nagbigay, nagputak ng bagong kumpanya, ang kanila po, magiging puhunan ay utang. Hindi ho nila gagamitin ang kanilang sariling personal na pera. Kaya kapag nabankrap ang kanilang kumpanya, listen, tingnan niyo po, nabankrap ang kumpanya na itinayo, ito ang nahabulin, hindi naman nahabulin yung isang kumpanya na kahit ikaw ang may-ari sa dalawang kumpanya. Are you with me? O, di ba pa mayroong bangko, nabankrap ang bangko niya, pero mayaman siya. Pero yung bangko niya, magandabankrap, pero mayaman pa rin siya at mayroon pa rin siyang karyerya. Kasi iba yung identity niya dito sa kanyang sariling kumpanya sa ibang kumpanya. Okay po ba? Kaya ang Panginoon lamang ang nakapag-ulpin. Kaya sa pulong at biyaya ng Panginoon na kapag ito ay naunawaan nating patuloy sa buhay mo natin, totoo po that He will supply your needs according to His riches and glory. Naalala ko yung nabasa kahapon, ang sabi niya sa mga mayayaman sa mundo. Kapag palagaw mayayaman ang mga pamilya, ang mga in-laws ay hindi pwedeng pumasok sa kanilang kumpanya. In-laws. Ha? Yun lang ang mga anak ang pwedeng nasa kumpanya. Pero yung ikaw ay sumanib ka lang sa mga nila. Dahil lipi ka mo. Sinalampi ka mo. Hindi ka pwede sa kumpanya. Hindi ka in-laws, out-laws. Ganun pala. Because the values, the mindset, iba daw baka gugulo. Huh? Ano pala yun sabi? Kaya,
Hindi ho natin masasabi na kapag eto na ako, ganito na. Meron pa rin pa ako na. Kaya po yung ibang bansa na mayaman, ang kulang nila ay workforce. Namumulema ngayon ng China. Kaya binuksan nila yung one-child policy dahil kulang na sila ng tao. Sa Singapore, ganun din po, kailangan ay magkaroon ng maraming anak ang mga locals dahil mga Pilipino na nasa Singapore. Nung first time ako sa Singapore, kapag Pilipino, ay, Pinoy ka? Oh, yes, Pinoy. Ngayon, sa dami na lang Pinoy, wala nang pansinan sa Singapore. Hey, use na, use na. Pero dahil kapag nagkasalubong, ay sila po ay excited. Kaya may incentive. May incentive sa Singapore kapag nagkaroon ka ng dalawang anak, tatlong anak, apat na anak, limang anak, binibigyan ka ng incentive ng gobyerno. Okay, kasi nawawala na yung sariling identity ng Singapore. Foreigner na. Are you with me? That's why God is only our victory, Jesus. Amen. Who fulfilled the law. Amen. Kaya lang po tayo hindi ganun ka-excited because we all don't understand. Kaya this time, amen, tapos saan, sa mga arawin po natin kanina, through Him, His kingdom. Through Him, His victory. Ang tagumpay na ni Kristo ang siyang akin pong i-release. Ginawa na ng Panginoon ang lahat. At anumang sumpa ng batas, lahat ng sumpa ay inihango na ng Panginoon o kinuha na ng Panginoon ang lahat ng sumpa para sa iyo. Ang batas ay may sumpa. Subalit, ang lahat ng sumpa, lahat ng kahatulan, ng kasalanan, lahat ng ito ay inihango na ng Panginoon para sa iyo. Kaya justice is already served. Ang katarungan ng Diyos sa kasalanan ng tao, ito po ay na-serve na. Ito ay nagkaroon na ng solusyon. Hindi na ikaw ang magpapasampal sa anumang kasalanan. Dahil ang anumang kasalanan ay binayaran ng Jesus para sa iyo. Amen po ba? Kaya ang anumang kasalanan, ang sabi po ng ating binasa, ito ay kinalimutan na ng Panginoon. So wala na po siyang iniisip na masama sa tao dahil kay Kristo na siyang namagitan sa Diyos at sa tao. Kaya lamang po magkakaroon ng kabayaran ang kasalanan dahil po anuman ang gagawin ng tao ay may kabayaran. May consequence sa mundo nito. Pero sa Diyos, wala nang halaga sa harapan niya ang paggawa mo ng kasalanan. Dahil kung may halaga pa ang paggawa ng kasalanan sa Diyos, walang kwenta ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya si Kristo ang nakikita niya sa iyo. Kaya kailangan kung anong nakikita ng Diyos sa iyo, yun ang tingin mo sa sarili mo, na si Kristo ang nakikita ng Diyos sa sarili mo. Hindi ang pagkakamali mo at hindi ang pagkakasala. Amen po ba? Pero anong pagkakasala ay meron pong consequence. Meron pong kabayaran. At kung nasanay po tayo doon, tunay nga pong tuluyan na tayo po ay lumalayo sa Diyos. Pero ang Diyos kailanman ay hindi lalayo sa iyo. I will never leave you nor forsake you. Bakit? Dahil kay Kristo. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Kristo that He will never leave you nor forsake you. Because of Jesus Christ. You are part of His life. You are His portion. Bahagi ka ng buhay ng Diyos. Amen. Kaya kung tuluyan na tayo lumayo, ikaw na ang may kasalanan.
Pero katotohanan, hindi ang kasalanan nagpahiwalay sa iyo, kundi ikaw ang nagpasya na umiwalay sa Diyos. Ano na? Amen? Kaya po, kapag ang ating identity ay ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang ginawa sa atin, ito ang mag-empower sa atin. Amen po ba? What we understand and what we think, kung ano'y naunawaan natin at kung ano ang laging iniisip natin, ito ang siyang maghahagon sa atin sa anumang kahinaan natin because we are empowered. Ayan, sabi ko nga po kanina, kung ano lamang ang naiisip mo, yun lang ang may meron kang interpretasyon. Kaya pangit ito dahil yun ang naunawaan mo. Kaya kapag naging maganda ang iyong kaisipan at maganda ang pag-unawa, maganda ang nakikita mo sa isip mo, it's about Christ. Amen. Wala kang magagawa masama, hindi puro maganda ang magagawa mo. Kaya lang nagagawa ang bagay na masama dahil masama kung ano nasa loob. Kaya nung tayo na-born again, hindi naman natin pinili na baguhin ang ating environment. Tama ko ba yan? Doon ka pa rin nakatira. Tama ko ba yan? Hindi yung umalis ka doon sa lugar na yon at nagbago ka dahil wala ka na sa lugar na yon. No. You have the same parents, same family, same place, but you change. Why? Because there is transformation inside of you. Dahil may pagbabago sa iyong pag-iisip at puso. Kaya nagbago ka, hindi dahil sa magulang mo, hindi dahil sa lugar mo, kundi dahil sa natanggap mo na magandang balita tungkol kay Kristo at ikaw ay nagbunga ng pagbabago. Kaya kailangan magpatuloy tayo makarinig ng magandang balita upang sa ganoon tuluyan tayo magbago. Amen. Kaya kung hindi nagbago ang kaisipan at puso, kahit sa papunta, pangit. At baka, nung dumating ka, na dati maganda, umamit. Are you with me? Amen. Kaya po, yun ang dapat nating matanggap. It is renewing our mind. Because everything is already inside of you. Amen. The obedience, the victory, the success, amen, is already fulfilled by Jesus. Nasa iyo na law. Hindi mo na kailangan i-fulfill ang law because Jesus already fulfilled the law. Ang kailangan lang ay ang buhay ni Kristo ay may tanim sa isip at puso natin. Amen. Ang kanyang ginawa ay kailangan nating malaman. At kapag nalaman natin ang kanyang ginawa at hindi lang malaman, kundi ito ay may tanim sa isip at puso natin. At ang buhay ni Kristo na dating naranasan natin ay patuloy natin mararanasan sa buhay natin. Amen po. Dahil kung ano lamang ang nakikita mo sa sarili mo, yun lang ang pwede mo maranasan. Amen. That's why last Sunday, pinag-aralan natin is revelation knowledge. Tama mo ba yun? Knowledge about God and only the Holy Spirit can reveal it to you. O isang banal espiritu lamang ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng Diyos. Hindi mo kayang gamitin ang sarili mong pag-unawa at sarili mong talino para maalaman mo patungkol sa Diyos. It is only the Holy Spirit. That's why we need revelation knowledge. Amen. Okay. Example. Meron ka nabasang text. Sabi niya, I love you. Yung iba sa inyo nagre-react kasi in love. Yung iba wala, hindi nagre-react. Ha? Hindi nagre-react? Okay, ito po yun. Nabasa mo, I love you. Dahil hindi nakalagay yung kanyang number sa phone mo, hindi siya nakalagay. Number lang. Hindi mo kasi kaso, di ko ba? Pero alam mo, kung ano yung I love you, tama? You know it, you have the acquired knowledge, you know love.
You know, mahal kita. Pero dahil hindi mo makilala, walang effect sa'yo. Tama mo yan? Pero kung nakasave ng kanyang pangalan at lumitaw, I love you, merong pangalan, merong epekto dahil kilala mo. Tama mo yan? Pero dahil hindi mo siya masyadong kilala, konti lang epekto. Kanina ko lang nakilala. Ang hangin niya, I love you again. Because you know only about him. Mayroon ka lang alam patungkol sa kanya. Nakilala mo siya, kilala ng kaibigan mo, at alam mo ng pangalan. You know about him. Pero iba daw yung kapag nakilala mo na siya ng lubusan at nag-text sa'yo na I love you. Di ba? At lalo-lalo na kung meron na kayong relasyon. There is a spirit within. There is a knowledge within. Tama ko yan? Andiyan pa tayo? Somehow, yun po yung sinasabi kong revelation knowledge. Na kapag meron alam natin may Diyos, walang ganang epekto ang Word of God dahil hindi naman natin siya lubos ang kakilala. Amen po ba? God is good. I am a child of God. But if you know Him more, having an intimacy with the Lord, there is a revelation within that. Amen po ba? Kaya yung I love you para sa'yo at I love you para sa akin dahil meron ka ng relasyon sa kanya, iba sa epekto sa akin. Dahil wala akong kaugnayan doon sa tao ngayon, ikaw na yan. Kaya iba ang dating. Kaya yun na ang dinagalundan mo. Ay, ka-cute! Lagi na naman. Ay, may pag-upul. Pero ang lalong nagpag-ibigan niya, bogey ba siya? Ay, kiring siya! De, bogey ba siya? Woo! Lagi siya nagpipili na rin ano. Hindi, ano mo, bogey ba siya? Hindi! Mapagbigay siya. It is the character. It has effect. Di po ba walang pangit sa kanya? Everything is good. Kaya po kapag tayo may magkaroon ng revelation, the Word of God is not only, amen, a mere words, acquired knowledge na alam nating love, but there is a revelation within the Word. That's why one verse is very powerful. That word, the three words are powerful. Kahit wala mong humalila, wala nang bulaklak, bibigay ko. Lalayuin ko buong karagatan ng binalon ng buminaw. Wala nang ganun. Straight forward, I love you. Boom! Di ba ba? There's sense. Because there is a relationship. Amen po ba? Kaya gabi po kapag nalaman natin at nakilala natin kung sino siya, the very words of God is your life, is your treasure, is your joy. Amen. Because what you have, the fruit of the Holy Spirit in your spirit, ang fruit of the Holy Spirit ay nasa iyo, joy, peace, love, the law, amen, the victory, the life of Christ is in you. You are part of the family of God. You are born, not in the physical, but in the spirit, you are born in the family of God. Ikaw ay lahing panganak sa pamilya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tama po yan. Kaya kung simple yung salita, because of intimacy and because of relationship, kaya yun po yung ating po patuloy na malaman sa ating kaisipan at puso pang sa ganoon, kung ano tayo at kung sino tayo kay Kristo, yun ay maranasan natin ng tuluyan at lubusan. It is now and forever. That's why it is only His grace. Amen. Things that
not seen, mga bagay na hindi pa nakita, mga bagay na hindi pa narinig, ang mga bagay na hindi pa naisip ng isipan mo, ay malalaman mo because of your relationship with God, because of revelation knowledge. Bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos. Amen po ba? Kaya yun po yung isang bagay na hindi natin pwede makuha sa ibang lugar. It is only sa fellowship ng mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya dito natin makikita yung relationship is so powerful because it is from within. Tingnan niyo po, sa isang mag-asawa, for example, ang lalaki, usually, in a traditional way, ang lalaki nagtatrabaho at ang mabuhay. At ang babae nasa bahay. Pero pagdating ho ng anumang ari-arian, kung nakabili man sila ng motor, at ang pera ng lalaki, ang siyang pinagbili, siyang sumweldo, sumweldo siya. O kaya kung hulugan ang kanyang sweldo, ang kanyang pinaghuhulo. Tama ba yun? Pero babae, nasa bahay, nagluluto. Amen. Nag-aalaga ng bata. Wala siyang pera. Hindi pera ng babae ang pinagbili. Pero po, sa matalang matas, pareho silang may-ari. It is a conjugal property. Why? Because of relationship. Tama ba yun? Kaya kung malaman lang ang karapatan ng babae, kaya ngayon may meron na tayong women's desk. Pero dumating ang panahon, nag-abuso ang babae, meron ng men's desk dahil ang lalaki na yun ay binubugbog na ng babae. Oo, oh, kasi naihiyak ang lalaki na sabihin niya, binubugbog ako ng asawa. Kaya meron ng corner for men. It is a conjugal property. Amen. Pero in technical way, in a sight, no, sa mata, natural na mata, wala namang pera yung babae. Tama mo ba yan? Hindi naman nagtatrabaho sa opisina, hindi naman nagtatrabaho sa doon, sa kumpanya. Nasa bahay lang, tapos sasabihin, sila ang may-ari. Why? Because of relationship. Because men cannot do it without inspiration, without love, without moral. It is from the heart. Tama ko ba yan? That's why, man cannot live by love. Man shall not live by ano? Man cannot live alone. Sorry. Poor word of God ako. At yung poor yan. So, kaya ang tao ay hindi pwedeng mabuhay na mag-isa. Hindi kung anong nagagawa ng tao sa kanya. It is within the heart. It is the energy. Amen mo ba? It is the spirit that is within that gives him energy, that gives him power. Kaya kapag nag-iisa siya, kahit walang magawa, walang ginagawa ang babae, basta inspirasyon mo siya, okay ka na. Ganun din ang babae, okay ka na sa lalaki kahit hindi ka gawin. You are already fulfilled, secure. Ano ba yun? Because what you feel in your heart cannot buy any amount of money, any value of money. Kaya yung nabasa mo I love you, walang katumbas na pera yun. Hindi pwedeng bilhin ang pagmamahal. It is no value, walang value yun, walang katumbas na pera. Kahit trillion pang pinag-uusapan, when we talk about love, walang katumbas na pera yan. Amen po. Atin dyan tayo. It's from within. Kahit walang gawin. Kaya, you are willing to give up your dreams. You are willing to give up your standard. Gusto ko, dark.
Handsome Todd. Tingnan niyo po, lahat ng standard niyo, wala sa asawa niyo. Kailangan ng babae, kailangan maging lalaki. Kasi kung pinuha
gagawin natin lahat. Tama ko ba yan? Are you with me? Kaya po mga kapatid, kaya lamang mananatiling employer ka because your satisfaction is Jesus. But without your satisfaction is Jesus, you need to. Kaya po maraming nag-aaway sa kumpanya. Walang kumpanyang hindi may kakulangan. Tama po eh. Amen? Because doon nakikita ng tao para siya po ay maging masaya. Kaya lang natin gusto mga simply because that is our happiness. Are you with me? Amen? Kaya po hindi po langgam ang liga ng Diyos, kawawa pa siya dahil hindi siya katulad ng atin. As long, amen? Now, si Sir Long Purpose, hindi sabihin, nandoon ang supply ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hinaalipin ka, kawawa ka. Yun ang tingin ng tao. Yun ang pamantayan ng tao. But if you know who you are in Christ, kung malalaman mo kung sino ka kay Kristo, and He is your source. Tama mo yun? Siya po ang source mo, siya po ang identity mo. Ang anumang bagay sa mundong ito ay hindi po ito pangunahin sa iyo because you are already successful with God. Joseph is a prosperous man. Are you with me? Amen po ba? Okay po ba yan? Amen. Kaya kailangan po natin maunawaan ang bagay niya. Our relationship with God. He can supply all your needs. Amen. Kaya yung mga kapatid natin sa bundok, sa tanay, kung titignan po ninyo, naging masaya po sila ngayon. Dati kapag sila yung pumunta ng kapanatagan, doon ka naman magmasaya. But now, even though they are in the mountain, mga Tanaylands, at nakita mo ng mga kapatid at kano nagkaroon ng impact sa kanilang salita ng Panginoon. Sila'y naging masaya sa kanilang pagiging Kristiyano. Hindi dahil kung nasan sila, kundi dahil kay Jesus na naranasan nila sa kanilang buhay. Kaya sa Romans chapter 1 verse 14, tingnan niyo po Romans chapter 1 verse 14. I am, ang sabi po ni Pablo, I am obligated. Why? Because why he is obligated? Because he knows the gospel. Hindi inuuligin niya ang sarili niya, kundi dahil nakita niya kung gaano maganda ang gospel. Sabi niya, may pananagutan ako sa lahat, sa mga civilized people. Ang mga barbaro ay hindi mga civilized. They are not civilized. They are uneducated. Amen? Sa marunong at sa mga mangmang. Dito nakunta yung pong Romans chapter 1 verse 15 o verse 17, I am not ashamed of the gospel. At ang gospel ay para sa lahat. At kailangan mo malaman ng edukado o hindi edukado. Dahil yan ang solusyon. Si Jesus ang daan at walang ibang daan. Amen po. Amen po ba? Praise God. That's why kapag dating sa Word of God, if you will preach in a right way, they will have knowledge. Not grammatically, I love you, alam niya yung love, the meaning, the definition of love. Hindi po yun. The Bible is revelation knowledge. Hello? And revelation knowledge comes from the Holy Spirit. Hindi dictionary. Amen? Hindi synonyms. Hindi antonyms. Hello? It is a revelation. Pagtuturo ng Banal Espiritu sa iyo. At ang pagtuturo ng Banal Espiritu sa iyo ay kung gaano kamahal ng Diyos ang mga. The Holy Spirit was given to comfort, to teach the truth, to set you free.
And that is the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Kaya na, mamang uncivilized. Maintindihan nila because the Holy Spirit is the best teacher. And the Holy Spirit is about love. Hindi mo pagkawatak-watak. May revelation ng Diyos sa akin. Si Pastor, yan yung brother na yan. Hindi po pagkawatak-watak. Kundi ang revelation, it's about love. The unconditional love of God. Amen. Kaya po yung edukado rin. Sinabi ni Pablo, edukado. Kasi hindi kaya intindihan ng edukado ang salita ng Diyos sa kanyang edukasyon. Iba yun. Amen. Amen. Hallelujah. Now, the Word of God is spiritual. Pastor, paano yung material? Paano yung... Ang material, ang natural, ay galing sa spiritual. Kaya kapag ang salita ng Panginoon, ang salita tinanim mo sa puso't isipan mo, ang spiritual na Diyos ang makikilala mo, hindi ang pera ang makikilala mo. Amen. Hello. Naintindihan mo natin? Oo. Oh. Eh, Pastor, paano yun? Yun po, iba na. Madali para sa atin na kilalanin ang natural dahil ang natural ay galing sa spiritual. Pero kapag ang natural ang siyang binigyan mo ng focus, hindi mo maintindihan ang spiritual. Pero kapag ang spiritual ay binigyan mo ng panahon ng salita ng Diyos, and all of these things shall be added unto you. Bunga po yan. Kaya kapag nagtanim po tayo, hindi po bunga ang lalabas. Kapag nagtanim ka, puno ang lalabas. Are you with me? Are you with me? Yes. Amen. At ang bunga ng puno ay hindi mo magkatrabahoan, kundi ang puno ang magkatrabaho para sa'yo nagbigyan ka ng bunga. Hindi ka nagtanim ng bunga. Kaya ang salita ng Panginoon is Jesus Christ. Hindi pera si Jesus. Hello? Hello? Hindi po siya tatlong tao si Jesus. Amen. Hindi siya binary. Hindi siya hello, hello. Are you with me? Si Jesus siya. He is the creator. He's the beginning and the end. The Alpha and Omega. Amen. At ang anumang lahat na nasa kanya ay bunga lamang. Amen. Mas maganda yung nagtanim ka at puno ang lumabas kesa yung nagtanim ka, bunga lumabas. Ganun pong nangyari sa atin. Bunga ang gusto natin kay Jesus. Mas magandang may puno pa. Tama ko ba yan? Kahit walang bunga ang puno, masaya ka. Tama ko ba yan? Amen. At ang puno, hindi kailangan mamunga para maging mangga. Malimbawa, kinanin mo mangga. At kapag namunga siya, ay mangga siya. Hindi. Hindi pa namumunga. Alam mo nang mangga siya. Hindi yung, ay hindi pa namumunga. Mangay pala. Mangay. Nung namunga na, mangga. Hindi. Kahit hindi pa namunga, mangga na. Kaya ikaw na anak ng Diyos, kahit hindi pa namunga, pero kapag inalagaan mo ang binhi ng salita ng Panginoon, Kristiyano ka pa rin, at bukas ay Kristiyano ka, at bukas at ito ay magkakaroon din ng buhay. Amen. Hallelujah. Hindi yung, kung hindi ka pa namunga, ay hindi pa ako Kristiyano, hindi pa ako. No. It's just a matter of nurturing it, having patience. Amen. Let's all stand. Oh God, we thank you so much.